Sa bahaging ito ng gusali ng ABS-CBN ay matatagpuan ng isang malaking studio. Ang studiong ito ay pinahiram ng ASAP nang sa ganun ay magkaroon ng tirahan ang madlang people sa loob ng mahigit isang linggo habang ginagawa ang bagong studio ng It's Showtime. Kaya sa puntong ito, hayaan nyo kami makapagpasalamat sa tanggapan ng ASAP natin ito. So ngayon, madlang people, samahan nyo po akong bisitahin. Bakit parang may punerarya na dito? Samahan nyo akong bisitahin ang bagong tahanan ng It's Showtime na bagong gawa para sa ikasisiya ng mga madlang people at ng ating mga bisita. Halika, pumasok tayo. Halika. So sa loob ng mahigit isang linggo, ginagamit ng studio ng Showtime, yung ASAP Studio, sa nakikistudio kami kasi nga ginagawa yung studio ng Showtime para may bagong pasabog for the madlang people. So for today sa kakajiling video, itutur ko kayo sa ginagawang bagong tahanan ng mga madlang people. Kaya ito, pasukin natin yung pagpapagawaan ng studio ng Showtime. Samahan tayo ng ipi namin, si Ipi Trina. Oh! Ang pinakamalusog na empleyado ng ABS-CBN, ang ipi ng Showtime. Dito pumapasok ang madlang people. Kaya, halika madlang people, pasok sa bahay nyo. Pak! Diba? So dati, kahoy-kahoy lang to. Pero ngayon, ano ba to? Fiberglass ba to? Acrylic? Tari, at may pailang. Ay, tama-tama na yung director namin, si Direk John mo! Direk, anong vision mo sa bagong studio ng Showtime? This is something na pinag-usapan na natin dati. Ha? Ako wala akong alam dito, Direk, ha? December pa lang, nagsichaming na tayo about yung plans natin dito. So what we want to do is we want to create a space that creates happiness, that creates inclusion, something like a club. Oh, something like a club. Bakit club? Bakit club-like yung naisip natin? Because we want to keep the energy high. Yes! We want everyone to feel like they're part of the show. Correct. That they're all here to be happy and have fun. At saka diba yung konsepto ng pag nagka-club ka, iniiwan mo yung stress mo sa labas, kaya ka nagka-club kasi gusto mo magwala, gusto mo uminom, gusto mo magsasayaw. Ang tanging purpose mo kung ba't ka nagka-club kasi mag-e-enjoy ka. Ganon! Ito na o, liwanag! Ang daming LED walls! Nagka-budget kami kahit paano, kaya maraming salamat sa mga sponsors namin. Nakaipon-ipon po kami sa gitna ng mga kagipitan na naramdaman at naranasan namin sa loob ng ilang taon. Ma-blue. Yung blue daw kasi talaga, nag-trigger ng happiness. Yung nagkokos sa mata ng happiness, ng joy, ng saya. Kaya ba kinonsider mo talaga yung blue, Direk? It's very calming din. So when the energy comes from the host na very high, you don't feel overwhelmed kasi the space is very, very chilled. Bumabalanse. Kasi yung energy ng madlang people at saka ng Showtime host, pang-addict eh, pumuputok. So kailangan ng pambalanse. Kailangan ng konting pang-downer, pang-pakalma. Kasi kung di masustroke naman yung mga nanonood. Parang ang laki ng studio, Direk. Ba't parang humaba? No? Yung stage pala. There used to be a platform here. Ah, dito kasi yung area dati ni ano. Itong area to, ito yung area ni MOD. Yung booth ni MOD. So tinanggal. So naging bakante. So humaba. Tapos itong area naman dito dati. Area to ng banda, ng TNT. Ito yung TNT band. So, nabakante, nabakate yung dalawang area sa sides. Kaya ang haba-haba, humaba yung stage. Ang laki. Mukhang mas mahaba-haba yung hahabulin ko pag nagbugbugan kami nila, John, at saka nila, Bo. Parang pag kinalagkad nila ako, mas mahaba yung lilinisin ng damit ko dito. Ganda! Ay, ayun yung design, no? Pak! At syempre, hindi pwedeng mawala yung area for the madlang people. Ayan, yung buong area yung for the madlang people. For now, Direk, ang kaya lang nating ma-accommodate ng madlang people ay ilan? 100 pa lang muna. Kasi syempre, nagko-consider ng mga protocols, hindi pwedeng sobrang dami. Tsaka magastos din. Aminado naman ho kami, hindi namin kaya magpaswab araw-araw ng saksakan ng dami. We prepared for a much, much, much bigger crowd. So for now, 100 ang kayang accommodate. Pero yan, kayang-kayang i-adjust yan kung sakasakaling magbubukas sa mas malaking crowd. Ang ganda. Tapos ang linis-linis na ng floor. Ilang years bago nagpalit ng studio, Trina? Last construction natin was 2017. 5 years. 5 years talagang gamit na gamit. Kotang-kota rin naman na itong
yung floor, yung LED, yung walls, yung ilaw. Yung ilaw nga, nagme-message na sa Twitter eh. Sabi niya, bikini min po, pagod na din kami. Binago natin yung ilaw. We have new lights that we imported from China. Ah! May lights from China. So alam nyo na, buy one, take one. Charot. Bumili kami ng mga bagong lights from China kasi konti lang ang supply sa Tutuban, kaya dumiretso kami ng China. Ito po si Dax. Ayan. Ang punong abala, jowa po siya ni Trina. Ayan. Kaya po naman mamayat si Trina kasi nga ang jowa niya, Dax. Ganon. Tawang-tawa, mukhang na-try mo, ha? So ano, nakaranas ka? Ganon, ha? Nakaamot pag wala si Trina? So po, ito po yung masisipag ng mga ano, na mga tagapagtaguyod ng aming magandang studio. Maraming salamat po. Ilaw to, sir. Maganda ako dyan. Maganda. Graduin mo, ha? Actually, pinakamalaking gastos ng Showtime talaga, ilaw. Dahil malaki-laking ilaw ang kinakailangan ko talaga. Ang sinusukat ko kasi yung ilaw dahil may mga demands ang mukha ko. Kaya si Ann Curtis, dead man na yun eh. Hindi naman iniilawan si Ann Curtis. Dito lumalabas ang mga spills. So pag nakangarag to, kanya-kanyang adliban. Pero most of the time, hindi naman namin sinusunod yung spills kasi nga matitigas ulo namin. Tanggap nyo naman yun for 14 years. Tapos dito yung camera, direct, tama? Yes, yung camera. Ayan! Alam mo, nagpapasalamat ako direct na mataas na yung camera. Kasi dati yung camera man nasa ilalim, kitang-kita yung double chin ko. Oo, sabi ko, ang salbahe sa akin yung camera sa ilalim. So, mas maganda dito. So, wala akong double chin. Eto, ang upuan ng mga madlang people. Tapos dito direct, anong meron? Ba't parang may dance floor dito? Anong meron dyan? May mga ano din dyan, may audience din dyan. And then kapag may wait for you to go to the other side. Ah, ito daanan to, papaganon. So ito ang takbuhan. Dito ko kakaladki rin si Ann Curtis pag nagawa. Sisiguruduhin kong magagamit tong floor nito para makaladkad ko si Ann Curtis. Ayan yung booth ni MOD. Diyan sina nakap, di ba? Ang ganda, club na club. Tapos kung nagtatanong ho kayo, bakit may ano dyan? May LED ano dyan, pa something. Mahalagang mahalaga ho yan. Pwedeng tanggalin yung DJ booth. Pwedeng tanggalin yung LED walls dyan. Pero ito hindi pwedeng tanggalin dahil dyan lumalabas ang oras kong overtime ng Showtime! Because Showtime is overtime! Ganon! So, nakikita nyo naman sa loob ng ilang taon, ako ho talaga yung dahilan para makontrol ko yung pag-overtime nila. Dahil walang kadisidisiplina yung mga kasamahan ko. Diyos ko, walang ibang ginawa ko. Di magngangawa. Wala na katorya-torya yung mga sinasabi. Nag-overtime tuloy. Nakakahiya sa susunod na programa. No-no talaga sa akin. That's very unprofessional. Talaga, be! May-enjoy ng madlang people yung pwesto nila kasi maluwag. Lahat ng ito ay nagaganap para mas maganda ang viewing experience ninyo, mga madlang people sa bahay. Siyempre, pag mas maganda yung stage, mas maganda yung ilaw, mas magandang lumalabas sa coverage ng director namin, mas maganda yung napupunood, napapanood sa mga TV nyo, mas nahahappy kayo. And at the same time, yung madlang people naman na nasa studio, nag-relax din, nag-e-enjoy, masarap, komportable yung pwesto nila. At kami rin namang mga performers, mas lalo kaming ginaganahan pag maganda yung studio. For the longest time, alam naman namin eh, nararamdaman nyo naman yun at saka tinitweet nyo, tinatalak nyo na ngarag na yung studio na direct, ngarag na yung stage, parang pagod na yung ilaw, madilim na, tapos may mga lumalabas na mga kordon-kordon. Naririnig ho namin yun, pero malungkot man sa mga kalooban namin, hindi namin magawa ng paraan agad kasi nga, wala kami masyadong pera ngayon. Pero dahil nanonood kayo lagi at marami pa rin nagsisponsor at sumusuporta, nakakaipon-ipon ng very light. Ganyan. Kaya nga ako nga ho, nagbagsak na ako ng talent fee para lang. Hindi na, may mga araw na hindi na ho ako naniningil. Diba, Direk? Diyos ko. Si Direk nga eh, Diyos ko. Hindi na naniningil yan. Wow, lahat ng klase ng pagtitipid. Ito ho talagang may kasalanan kung bakit kami nagtitipid. Itong EP ho namin, siya ho talagang humahawak ng mga ano rito eh, kapirahan. Kaya naman, may ibabalita ako sa inyo dahil si Trina, nag-birthday siya kahapon. May bonus po kayong lahat. Diba? Happy ba kayo? Diba? Dito nyo mapapatunayan na yung mga staff talaga namin ay mapagpatol sa fake news. Na-happy ako dito, Direk, yung ang daming LED Kevlar. Bumubukas yan lahat, Direk. Ay, gumaganon. So, pwede siyang isang buo, pwede siyang apat na pillars. Ah, pwedeng pagsamahin, ganon. Pwedeng maghiwalay. Ganda. Pupunta dito?
Pa! O, balik ko sa kabila. Pak, di ba? ABS-CBN sa high-tech. Ay, tao pala yung nagtutula. Manual pala, ang lakas maka third world, di ba? Ginaganon lang ng tao. Kasi sa ibang bansa, pinipindot-pindot na lang yun, di ba, Direk? O, minsan ang gumagawa niyan sila, minsan FD, minsan kami na rin mga host, tulong-tulong, ganon. Pag wala kaming pambayad, nakaka-happy, ganda. So ito yung backstage, dito kami lumalabas. Mas nakaka-excite mag-perform for the Madlang people, and I'm sure Madlang people is super excited na rin na ma-experience tong bagong studio ng Showtime. Ito ang bagong bahay po natin, na lahat tayo ay sabay-sabay natin gagamitin sa Lunes na! Kaya abangan ninyo ang sabay-sabay na pagbukas ng mga bagong ilaw ng studio. Di ma, magniningning ang bago nating bahay. Maraming salamat po sa paggawa ninyo. Ba't parang magkakamukha sila? Oh, wow! Ayaw niya pumayag! Nakamask lang daw kasi kaya sila magkakamukha. Ay, masasipag yan. Nag-o-overtime ho yung mga yan, pero hindi naniningil. Diba? Merienda lang, diba? Gusto niyo ba ng pizza? O, di bumili kayo, may sweldo kayo, biti ko mag-ambag-ambag dito. Ano, lahat na lang. Thank you guys, maraming salamat po at mag-iingat kayo. Direk John, well, thank you very much. Welcome to your new home. Pinagpupuyatan niya to. Araw-araw isip siya ng isip kung paano niya babaguhin tong studio. At saka, sino yung designer natin, Direk? Joe Carlo. He's not here now eh. Oo. Si Sir Joe. At saka si? Miguel. Si Miguel. Ikaw, kasama siyang nag-design. Yan. Thank you very much. So there guys, abangan niyo sa Lunes. Magbubukas ang bagong studio ng It's Showtime! GDGV lang!